Ipapatuto ko pala yung nangyari doon kasi dahil owner representative na kasi ako, bali maglalabas kami ng barko na halagang 3.5 million, bali 350.5 million ilalabas natin. Eh ang Persian Gulf na yan, alam naman natin na marami na ang pinapatay na seaman, tapos rinaransam nila. Eh, ilan na ang nagbuwis ng buhay dyan. Ngayon, nung mailabas na namin yan, ang sabi ng kumpanya, bago itong barko na ito, hindi natin ipaparansam ito. Ang sabi nyo, mag-hire tila ng mga komando. Ngayon, apat na mga eksperto, dalawang sa Afghanistan at saka dalawa dati sa Iraq. Eh, ngayon, nag-meeting-meeting na kami. Nung una, sabi ng kumpanya, simula sa kapital hanggang sa pinakamababa, kasi bali doon sila kami katawa magnanabigasyon simula sa Singapore hanggang Europe. Doon sila kami napinili kasi wala pa naman ano. Nung ano na, dumating na mga sundalo, ngayon nag-meeting-meeting kami. May nabasa ang message sa kapital na kailangan turuan ng mga Marine Corps. Kasi ang sabi ng leader ng komando, pag namatay sila, papatayin lahat ng tao. Eh ngayon, willing naman kami magpaturo. Noong una, tinuruan kami gumamit ng M60, M30, hanggang lahat itinuro. Noong una, masaya kami, nagnanabigasyon. Nung dumating na kami ng warzone ng Gold Eden, ng Somalia, kasi ginawang hanap buhay ito ng mga Somalia. Ginawa talaga ito dahil wala sa kanilang batas, sila ang nasusunod. Nung una, ang ganda ng ano namin. Ngayon, habang nagbigay sa pagsabi ng komando mga gabi, rock and roll, ngayon naghanda na sila. Eh, umakyat ako sa taas. Nung titingnan ko yung mga nakasunod sa amin, mga pirata na, bali-anin. Ngayon, pag tingin ko, teleskopyo ko, sabi ko, kasi sinasabi ng komando, ayan, tingnan mo na, nakasunod na sa amin ng tatlo, bali-anin. Nung titingnan ko yung isa, nakita ko, 10. Katapos yung armas, mga grenade talaga, sabi ko, wala tayong laban ito. Eh ngayon, nung dumating na, pagtingin ko sa mga Pilipino, nangangatog na kami. Hindi ko mabuhak-buhak na yung M30 caliber. Kahit yung magazine, hindi ko na maisaksa. Nangangatog ako. Ngayon, ang ginawa ko, bumaba na lang ako. Nagdasal na lang ako. Nung nagdasal ako, umakyat ako ulit sa ano. Ang ginawa ng mga pirata, bali tumigil paghawol sa amin, pumunta sa kabila, yun ang kabilang kinabila yung rinansam nila. Ngayon, nabigasyon lang kami. Dahil sa Panginoon na iligtas din ako na harating pa. Ngayon, kinausap na naman ako ng kumpanya na ilabas ko na naman yung isang barko. Isabi ko, ilang yan total, kasama ko naman Panginoon. Ipinabalik ko lang kapurihan ng Panginoon.